Hello, this is Ran. Welcome to my blog. Alam niyo naman na ang blog ko ay iba-iba ang topic this time. Hindi pa talaga ako nagsistick sa isang topic. Paiba-iba yung ina-upload at o ginagawa kong video. Kasi sa kabisihan ng trabaho ko at minsan pagkalabas sa trabaho marami akong ginagawa kaya hindi ko gaano siniseryoso yung pag-upload o pag-record ng mga video na hindi pa ako nag-iisip gaano ng concept kung saan talaga ako magpo-focus sa aking ginagawang pag-sasalita in front of the camera and then ina-upload ko sa YouTube. Pero sa videong ito, isa pong napakalungkot na balita. Nalulungkot talaga ako sa nangyari kasi ito yung kakaibang nangyari ngayon sa bayan na kung saan ako nanggaling sa Samar. So, sa inyong lahat, sa videong ito, nananawagan ako na sana matulungan nyo kami na makabangon, lalong-lalo na yung pamilya ko at yung mga kapitbahay ko at yung mga taong nasa lanta ng lubos ng Typhoon Ambo na ito na dumaan kamakailan lang. So, sa videong ito ay sinadya ko talaga sa inyo manawagan sa may mga gininto ang puso. Hindi po ako nagdalawang iisip na gumawa ng ganitong klaseng video o panawagan dito sa channel ko. Kasi sa panahon ngayon, alam ko na at nagdadasal ako lagi na walang imposible sa paghingi ng tulong sa mga kapwa natin, lalo na yung mga nakakaangat sa buhay, lalo na yung mga biniyayaan ng Diyos ng sobra-sobra. Ito pong video na to ay matagal kong pinag-isipan simula nung hindi ko pa nakontak ang aking mga kapatid. Nag-iisip na po talaga ako kung anong gagawin. Tuwi na lang may nangyayaring ganito sa amin, sa Samar, lagi ako nag-aalala. Kasi kung hindi ako nagkakamali, sa isang taon, parang meron yatang bagyo na dumaraan sa aming, tumatama sa aming lugar ng mga 5 to 7 in 1 year. Kung hindi ako nagkakamali. Kasi nung nakaraang taon lang, 2019, tumama ang Typhoon Tisoy sa Samar ulit at sa Bicol. At then pagdating ng 2020, pagpasok ng 2020 January, tumama na naman ang Ursula. And then ngayon, ilang buwan pa lang nakakalipas. So that's January, February, March, April, May. Apat na buwan pa lang. Halos hindi pa makabangon ang mga tao. Sinalanta na naman sila nitong Typhoon Ambo. So ako po'y matagal na nag-isip at in fact, nag-consult pa nga po ako sa isang kaibigan kung tama ba ang aking gagawin na mag-video o mag-manawagan through my channel kasi this is my channel at siguro naman wala naman po ako maapakan kasi ang gusto ko lang, ang hangad ko lang sa panawagan ko sa channel ko, sa pamamagitan ng channel ko ay ang makatulong sa kapwa, sa mga kababayan ko sa Northern Samar at sa lahat ng nasalanta ng bagyong Ambo. Unang-una sa pamilya ko, sa kapatid kong panganay na malapit siya talaga sa runway, open area yung kanyang bahay. Mag-upload ako sa inyo ng mga photos na isasama ko dito sa vlog na ito na nakuha ko lang din ang mga photos na ito kaya gusto ko muna magpasalamat. Hindi po itong galing sa akin o sa pamilya ko ng mga photos. Ito po ay nakuha ko lang po ito sa credit po sa may-ari ng mga pictures na ito na si Sir Ed G. Ian P. Cuna. Nakakuha po ako sa kanya ng isang photo kasi po ang kanyang shots ay doon po sa runway kung saan malapit nakatira yung kapatid kong panganay. Tapos siya po ay isang liaison officer sa PGH yata sa aming ospital sa Northern Samar. Sir, sana po ay pahintulutan niyo ako. Itong photos na ito ay i-upload ko po dito sa YouTube channel ko para po makatulong na sa mga may gininto ang puso na magdo-donate at at gustong mag-extend ng extend ng kanilang blessing sa nasalanta ng Typhoon Ambo.
At meron din po akong photo na nakuha kay Sir Rafael Carias Froilan Jr. Sir, meron credit po sa iyo dahil isa ka po sa nagsishare sa Facebook. Kumakalat po sa Facebook yung mga photos na mga lugmok na lugmok po ang Northern Samar. At nakakuha po ako doon ng mga dalawang photos sa share sa, na nakita ko lang din na sa share sa Facebook. At sa iyo po, credit po sa inyo ang photos na ito. At saka po, may nakita din po akong photos kay Sir Dex Galet. Ang kanya ang apelyido Sir Dex Galet. Meron din ka po photo na kumakalat sa Facebook newsfeed ngayon na kung saan po ay nakakuha din po ako na isang photo na magagamit ito na gagamitin ko dito sa channel ko na ito at sana po ay pahintulutan niyo po at huwag kayong magagalit kasi para po ito sa kabutihan at makalikom po tayo ng mga kaunting tulong na baka sakaling may mag-respond dito sa Facebook, sa channel ko, sa YouTube, may mga gininto ang puso na gustong mag-donate ng mga kanilang sobra-sobrang mga blessing galing kay Lord. So, sana po ay sa pamamagitan ng panawagan ko sa channel ko na ito ay mag-donate po tayo lalo pong napakahirap ngayon tumira sa mga evacuation center kasi po walang mga social distancing. So, yan po ang iwasan natin na tumagal sila sa mga evacuation center, yung mga nasalanta po ng Typhoon Ambo. Kasi po dun sa evacuation center, wala pong social distancing, wala pong privacy. At lalo pa ngayon kumakalat itong COVID na ito, na hanggang ngayon hindi pa tayo natapos-tapos. Magtulungan po tayo kung sino po yung sobra-sobra sa financial o kahit anong tulong po. Magbalalagay po ako ng mga contact number na pwede na ninyong i-contact o maglalagay po ako sa screen sa video na ito ng account number na pwede po ninyong pagdepositohan ng inyong mga tulong. Ang mata ko po ay malamlam sa video na ito kasi po ilang araw na po ako, ilang gabi na po ako hindi nakakatulog kasi po bothered na bothered po talaga ako sa nangyayari sa Samar since nabalita pa lang yung bagyo na yon, parang traumatized na ako na wala pa man, hindi pa man tumatama yung typhoon sa Northern Samar, which is nag-signal number 3. Nag-iisip na po ako, parang nag-anticipate na ako sa mangyayari. It's because it always happen in my province. It always, every time there is a typhoon, it always hit in my province. Kaya para bang nag-anticipate na ako na ito na naman mangyayari at hindi nga talaga ako nagkamali, ay talagang lugmok po sila. Sa Tisoy, lubog na lubog sila. Sa Ursula, ngayon na naman sa Typhoon Ambo. So halos 3-4 lang ang pagitan ng sunod-sunod na malalakas na bagyo na tumama sa Northern Samar. Kaya po, ako po'y gumawa na talaga ng paraan na hindi na po talaga ako napigil ng kahit kaibigan ko na nag-advise sa akin na siguro okay na yung ginawa mong fundraising sa Facebook. Okay na yon kaysa mag-vlog ka pa. Pero para pong dinidiktahan yung puso ko at isip ko na gumawa ng video, baka sakali po ay merong mahabag o meron naman po talagang mga gininto ang puso na gusto nila magbahagi din ng kanilang mga blessing. Kaya po, please, tulungan po natin ang Northern Samar na bumangon. Tulungan po natin sila na maging normal ang buhay. Nandito po ako ngayon sa Europe sa mga hindi nakakakilala sa akin, na nakilala lang ako dito sa YouTube at saka yung mga nagsusubscribe sa akin na hindi ko rin kakilala. Nasa Europe po ako pero hindi ko po magampanan lahat matulungan. Even yung my family, I could not help them. Kasi nga, kami din po ay, tayo din po lahat ay apektado. Alam ko, lalo na po kami sa Europe kasi kami po ang nag-number 2 dito sa Europe na maraming cases ng COVID. Ang first po ang Italy, din kami po ang Spain, ang sumunod. Kaya medyo po mahigpit ang naging patakaran ng gobyerno at kami po ay nagtambay ng pansamantala sa aming mga trabaho. Kaya po, sobrang-sobrang salamat po ng advance sa inyo sa mga magbibigay
At sa mga nag-iisip po magbigay, maraming maraming salamat po. Ilalagay ko po dito sa video ito ang bank account number po na pwede niyong pag-depositohan ng pera dito sa Europe, yung bank account ko po. At doon naman po sa Pilipinas, ilalagay ko po ang bank account po o ATM number po ng kapatid ko, o kung pwede rin po kayo makipag-coordinate sa mga government officials sa aming lugar, sa Katarman o sa Barangay Dalakit po, kung saan po ako galing o saan po ako nakatira pag umuwi, pwede po kayo makipag-coordinate. Ayun po, sa mga kaibigan ko po dito sa Europe na dito, lalo na dito sa Getxo, na gustong tumulong at gustong magambag ng kanilang counting blessing o kanilang sobrang blessing, eh, ilalagay ko rin po yung aking bank account dito po sa video na ito. Makakarating po lahat ang inyong ibabahaging tulong sa pamilya, sa pamilyang nasa lanta ng Typhoon Ambo na ito. Magtulungan po tayo please, kasi sa panahon ngayon wala po halaga ang pera, hindi po natin magagamit kasi wala naman pong gaanong nakakalabas, wala pong nagsa-shopping, walang nakakapagbiyahe, yung mga luxury trip o yung pag-i-enjoy ng sarili natin, na alam kong pinaglalaanan ninyo yan sa mga hindi kapuspalad. Alam kong may budget kayo dyan sa panahon ngayon na hindi naman natin maita-travel yan, hindi natin mai-enjoy sa extra activities natin yung mga pera. Please, itulong na lang po natin muna sa ating mga kababayan o sa ating kapo na naaapektuhan ng husto, kasi po dubli po ang naranasan nila ngayon. May COVID pa po at may typhoon pang dumating sa kanila na napakalakas, especially po sa Northern Samar. We are very devastated po. Marami pong lugar ang nasalanta, kaya po na emotional po talaga ako dito sa video ito, kasi gabi-gabi po ako nagdadasal, hindi ko na po alam ang gagawin kasi gusto ko pong makatulong. Nag-uumapaw po yung pagtulong ko, pero isa rin po akong kapos. Isa rin po akong kapos na OFW, na marami rin po akong pinagdadaanan na mga financial shortness, lalo na nagkaroon ako ng malaking problema sa aking asawa nung pagka-aksidente. So medyo hindi pa ako nakakabangon. So alam ko sa iba, sa ibang tao, sa ibang pananaw, sa ibang makakanood nitong video na to, maaaring interpret nila ito na masama. Maaaring interpret nila ito ng negative interpretation, at maaari naman ang ibang mga nakakaintindi o nararamdaman ang sitwasyon ko ngayon bilang isang Samar nun ay makikipag-sympathy sa akin sa videong ito. Kaya po, ngayon pa lang, hindi na po natin i-entertainin yung mga negative, hindi na po natin bibigyan ng oras yung mga taong hindi yung mag-create lang ng negative intention. Ang atin lang po ngayon sa panahong ito na kumakalat na sa buong mundo ang pandemic at yung mga kalamidad, ay magtulungan. Huwag na po tayong mag-isip ng kung ano pang masama. Basta importante po ang magtulungan tayo. Ako po sobra-sobra nag-uumapaw po yung pagtulong ko, yung sa puso ko, pero po ako po ay isang kapos din na katulad din ng iba kong mga kababayan. So ang intention ko po ng video ito ay hindi lang po para dito sa Europe, sa mga kaibigan ko na makakapanood nito, kundi para po sa buong mundo na gusto pong mag-donate sa taga Northern Samar ng kanilang mga sobra-sobrang allowance o sobra-sobrang blessing na baka naman po ay pwede nyo ibahagi yan sa mga nangangailangan, lalo po ang Samar. Kaya po, gusto ko po ulit magpasalamat dito kay Sir Ed G. Ian Picuna at kay Sir, isa po siyang liaison, kay Sir Rafael Carias Froilan at kay Sir Dex Galit, na kumuha po ako ng ibang mga videos nila na kung saan, ay videos, photos, kung saan yung mga na-capture nila is dun malapit sa bahay ng ate ko. So, kaya ko po sila binabanggit at pasalamatan, kasi po sa pamamagitan nito na maipopost ko itong mga picture dito sa aking YouTube channel, ay maaaring makakuha tayo ng tulong para sa mga nasalanta nating mga kababayan. So, God bless po sa ating lahat, at sana po ay pagpalain tayo ng Panginoon, at huwag po tayo magsasawang tumulong sa ating kapwa, kasi po accredited naman po yan sa taas. So, lahat po ng kabutihang ginagawa natin ay always accredited kay God. So ako po ay laging naiyak, laging
Konti ang tulog kasi talagang bothered po ako sa nangyayari. Bothered po ako talaga nung simula nung pumutok yung balita na magkakaroon ng typhoon na tatama sa summer. So, sobra po akong nag-alala. At the same time, natutrauma na rin kasi taon-taon po talaga. 5 to 7 typhoon po ang tumatama sa Northern Summer at sa Bicol. Lagi po kami ang napupuruhan. So, yun po. Muli, maraming salamat sa magbibigay at hindi po ako nahiya na ginawa ko itong video na ito sa pamamagitan ng social media kasi sa panahon ngayon, yung mga malalapit at malalayo sa pamamagitan nitong social media nito, naaabot natin o inaabot tayo ng mga taong may mga gininto ang puso. Kaya-kaya nilang iparating ang kanilang mga tulong sa pamamagitan lamang ng panunood ng mga panawagan ng kanilang kapwa na nangangailangan ng tulong. So, saludo po ako sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat at sana po ay pagpalain tayo lagi sa ating kabutihan at sa pagtulong sa kapwa. God bless po at maraming salamat po. Bye-bye!